huli-cam ang pagpuntirya ng ilang lalaki sa dalawang bisikleta, pati na rin sa mga sampay sa isang bahay sa Barangay Payatas, Quezon City. Nabawi naman agad ang isang bisikleta dahil sa sumbong ng kapitbahay. Laging una ka sa balita at nagbabalik si James Agustin, exclusive. Kita sa CCTV footage ang pagpasok ng ilang lalaki sa compound na ito sa Barangay Payatas, Quezon City nitong Martes ng gabi. Ang isang lalaki bahagyang umakyat pa sa hagdanan na tila may inaabot. Kinuha na pala niya ang nakasampay na damit. Maya-maya pa magkasunod na inilabas sa mga lalaki ang dalawang bisikleta. Sa mas malapit ang koon ng CCTV, masdan ang paglapit ng isang lalaki sa mga nakaparadang bisikleta. Umalis siya saglit. Pagbalik ng kanyang kasama, kinuha na ang isang bisikleta. Ang ikalawang bisikleta, pinuntirya naman ng isa pang lalaki. Nahuli-cam din ang pagtakas sa mga sospek. Naglakad ang isa dala-dala ang ninakaw na damit, habang nakasakay naman sa ninakaw na bisikleta ang kanyang kasama. Habang tumatakbo, kasunod nila ang ikatlong sospek. Napansin na pala sila ng residente sa compound, kaya isa lang ang natangay na bisikleta. Pagmamayari ni Mang Dominador ang ninakaw na bisikleta na nagkakahalaga ng 12,000 pesos. Umuulan, nandun ako sa bahay, nanonood ng TV. De, ngayon, tinawag ako. Sabi niya, kuya, yung bike mo anong kulay? Kulay blue, sabi ko. Eh ngayon, may dumating na mag-asawa siguro yun. Yun ang nagsabi nga, yung bike mo kulay blue, sinakyan na ng bata. Sumasideline daw bilang construction worker si Mang Dominado. Bilang minimum wage earner, mahalaga sa kanyang bisikleta na ginagamit niya pag pumapasok sa trabaho. Eh yun talagang malaking tulong sa akin yung bike na yun. Eh kung saan ako makarte, kung saan yung trabaho ko doon, yun ang kasama ko rin, bike. Eh ngayon wala, nanghiram na lang ako ng bike sa manugang ko. Ang ikalawang bisikleta na muntika na matangay, pagmamayari naman ng apo ni Aling Emmy. Yung sa apo ko, sinunod niya, tapos yun nga yung kasalubong na niya yung nangupahan doon sa dulo, iniwan na niya dyan, hindi na niya tinuloy. Tumakbo na sila. Nai-report na sa barangay ang pagnanakaw. Inalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga magnanakaw. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Bumpuso, para sa Pilipinas.